Okay, today guys, i-unbox natin yung Kitchenaid Mixer natin na 6 quarts professional. And nakuha namin to from Costco. So it's a good deal. I think less than $300. Pero I'm so excited kasi alam ko kung gaano kahirap magmasa ng tinapay manually. So papakita ko sa inyo ngayon yung big difference pagka meron kayong mixer kumpara sa manual na pag-knead ng pandesal. Tara, samahan niyo ako. Ano yan, kuya? Pakita mo, anak. So ayan po, mukha siyang mabigat, so kailangan ko ng tumulong. Pasensya na kayo at ako'y nananaba na kakakain ng tinapay. So masyado excited yung mga anak ko. So yan, na-drop namin yung isang pang mix. But anyways, made of metal, so no worries. So yan na po siya. Yan na po yung mixer na nabili namin. So mukha siyang okay. And then made and assembled here in US, so not from China. So yan po yung KitchenAid natin, 6 quarts professional. Again, from Costco. Mas maganda po ang deal sa Costco. And then mukha siyang heavy duty at the same time mabigat siya talaga. So yan po siya, papakita ko pa yung ibang laman niya. Okay. Okay, so ito na yung tatlong attachment niya. So syempre kung anong gusto niyong gawin, yun ang gagamitin. And then at the same time, maganda sa kanya, mayroon siyang cover on top. So again, it's KitchenAid. So ito yung pwede niyong accessories na bilhin and attachments in the future kung gusto niyong mag-add up. So it's up to you guys. And of course, may manual. Make sure basahin niyo muna to bago kayo mag-operate ng inyong machine. Okay? Okay, so for the last time, papakita ko yung attachments and accessories. So, pwede kayo mag-plan ahead, in the future kung anong gusto niyong bilhin. Okay? Okay, so excited na ako. Sinet up ko na po. And at the same time, nalinis ko lang yung bowl. So, ganun po ang pag-alis. So, pinakikita ko sa inyo. And then, yung bowl po is mayroong mga certain marks. Like that one, ilatapat mo yan sa middle. Kasi merong nag-hold doon sa middle. And then, make sure na naka-center siya. And then, you need to push it a little bit para maglalak siya doon sa dalawang gilid. So, pasensya na kayo. Medyo malabo na ang mata ko. Kaya, pero anyways, madali lang po siyang ibalik. Siguro, first timer lang. So, ganun po. Naikabit na siya ng ganun kabilis. So, ngayon, ito po yung paborito kong attachment na gagamitin. Or yung pang mix. Ito po yung pang masa ng dough. So, tatandaan nyo, ito pong pang mix na to, ang maximum speed lang po na pwede nyong gamitin is number 2. So, pero ang maganda sa KitchenAid po, meron siyang shutdown na functionality and it, kung may mangyaring hindi maganda. So, ganito po ang pag-alis ng pang mix. Ganun lang kadali. May mga marks po yan kung saan nyo siya dapat itapat. So, ibabalik natin.
and then you twist a little bit, and then kung gagamitin nyo na, kailangan nyo ng lift siya pataas. So it's ready to use. So okay, naglagay na po tayo ng ingredients natin dyan para matesting natin. So ang gagawin natin today, first time using mixer, gagawa tayo ng pandesal. So yan po yung unang mix na para sa recipe kong ginagawa. So ito naman yung second mix natin. So papaalsahin lang natin to in 10 minutes bago natin sila pagsamahin na dalawa. Okay? So ito na po yung combination ng mixture 1 and mixture 2. So hayaan lang natin siyang in-knead ng machine for 10 minutes or 5 minutes. It's really up to the texture. So after 30 minutes, ito na siya. Nagra-rise na. Kanina, nasa almost in the middle lang siya ng bowl. So let it rise for an hour before tayo magpandesal. So after an hour, ready na po siya. Kita nyo naman, iba talaga ang mixing pag meron kayong mixer. Nakukuha nyo talaga yung right combination, and then yung pag-rising ng dough talagang napakaganda. So yan po yung 360 niya. Ganyan po kaganda yung dough natin. So ito yung ginawa ko dati without the mixer. So masaya na ako dyan at umalsa siya. Pero meron pa pala siyang iaalsa pag talaga mas namasa mo siya na maganda. So ito po yung walang mixer noon. So makikita nyo yung comparison kanina. So ito po yung fold and lock na sinasabi ko. Gumamit ako ng 1/4 cup. Doon ko siya, yun po yung sukatan ko. So ito po yung sinasabi kong fold and lock. Hanggang kuminis yung sa taas. And then iro-roll nyo na siya sa breadcrumbs. So yan po ang sikreto sa pag-alsa ng pandesal. Lalo na bago nyo siya isalang sa oven. So isa pong tip yan na dapat nyo tatandaan sa paggawa ng pandesal. So ito na po, ready na siya na ilagay sa oven. So hindi ko pa siya nilalagay sa oven, naka-rise na siya. What more after niya maluto. So game. So ito na po yung naluto natin pandesal sa 375 degrees within 30 minutes. So nagdikit-dikit na siya, umalsa pa siya lalo, and mas malambot po ang loob niya. Is it good? Mm-hmm. Like it? Mm-hmm. Mmm, yummy, huh? Mm-hmm. Thumbs up.